can't run from what I feel inside. There's no more time to hide, because I feel again, I feel again. Oh, now I feel again. We're bringing this back. Hi, welcome back to my channel. So today's vlog is magluluto tayo na. So cooking vlog natin ulit. So magluluto tayo na tonkatsu and miso soup. Yung miso shiro sinasabi sa Japanese food. So para yung mga tips kayo de magluluto sa Pilipinas na tonkatsu and miso soup. Madali naman ni eh. Yung tonkatsu naman pwede naman gagamitin na pork chop ng baboy sa mga palengke. Tapos yung miso soup naman, nagbebenta naman siguro ng mga Japanese grocery or yung malalaki na mga SM kung ano-ano dun sa yung miso. Bibili na lang miso, pwede na tayo na gawa na pinakamala. Kahit na mailagay na anong gulay, pwede. Kaya tingin mo na lang. Ako kasi nilalagay ko lang yung simple lang eh. Tara, magluluto tayo. So, mapakita natin muna natin na integration ano kailangan natin. Ayan, ito ang baboy natin. Tingnan mo, 10% off siya. Kasi para expiration niya malapit na eh. So, itong parang pork chop din pwede naman sa Pilipinas ah. Baka kailangan natin ng baboy. Pwede naman na gagawin ng chicken din, chicken cuts. Kasi gagamitin natin tong katsu is tong ibig sabihin ng baboy. Yung katsu, parang cutlet ba yung tawag sa, di ko na alam, ibang bansa yung salita na yung yata eh. So pwede lang gawa, ikapalit mo din ng chicken para hindi siya mamantika, diba? So and then, kailangan natin sa tong katsu is itlog. And then, breadcrumbs ang tawag dyan. Tapos ito, parang malambot siya. Yung hilaw, galing sa talagang tinapay. Kung gusto nyo crispy, yung matigas na lang bilhin nyo. Tapos kailangan natin ng arena din. Mas pansin siya wala dito kasi nasa rep yung arena ko eh. Tapos sa miso soup naman, kailangan natin ng miso. Tapos green onion, toge, and then tofu. And then yung seaweed. Na yung hindi siya pa sa hilaw, ano, parang tuyot na siya. Pwede naman sa ibabalik sa tubig to. Kung nagluluto kayo ng Japanese food sa Pilipinas, kung pumunta kayo sa Japan, pwede naman bumili na ito, seaweed na naka parang tuyot na siya. Ang galing naman siya, mamaya papakita ko sa inyo. And then sa tonkatsu, ilalagay natin sa baba ng cabbage. Ito tingnan mo, 20% off na tapos naka-discounted na. Kaya mura diba sa supermarket sa Japan, di ba? Kapag gantong oras, yung mga lagpas na 6 o'clock, may discount-discount na sila sa pati sa Obento. Kaya kung nag-budget travel kayo sa Japan, baka kayo pumunta sa convenience. Masasay naman sa convenience store, pero maghanap kayo ng supermarket dito sa Japan para mas matitipid yung tawag doon, makakain mo. Mas masarap minsan eh. Diba? Tara, magluluto na tayo. Ayan, magluluto na tayo. Pero, kailangan natin, I think, kaibigan, diba? Parang ad, hindi na ako alcoholic ka. Ano, gusto ko lang yung alak, hindi naman ako laklak na laklak. Pero, ito, natandaan nyo sa Tokyo Vlog, sa Shinkansen, uminom tayo. Ito yung uminom, tinan mo, ito din, naka 10% discount siya, kaya mura. Diba? So, open natin siya. Kampay! Sarap! Ito din! Bago magluluto, kailangan ko din mag-umpisa natin na magpasalubong time na naman again. Ayan! Unti-unti bibilhan na ako kasi hindi ko din kaya ng isang bilihan ng tabang ng budget. Ang mahal naman, di ba? Yung mga price dito tumataas na naman again. Di ba? So, unti-unti bibili ko na ang mga pasalubong sa Pilipinas, marapit ng September kasi matatapos na ang July, di ba? So, August, September, ayan na, isang buong kalahati na lang. Uwi na ko na naman sa Pilipinas. Tapos, nagsiswitch ako na February din ng ticket. Nagsayang, nakikita ko naman siya ng mura, pero hindi ko siya binook. Di ba? Pero, may chance naman tayo siguro again. O, tara, magluluto na tayo. Ito yung baboy natin na binili ko 3 piraso. Tapos mag ano, para lalambutin natin siya ng baboy niya. Chap-chapin natin siya sa likod ng kutsilyo.
Di ba yung dito yung matulis na kutsilyo, tapos sa likod, ano, papakita ko sandali na. Para alam nyo din paano magluluto. Oh, ayan na, nakastable na natin ng tawag dun, nagluluto. Ganito muna siya, oh. Sa likod, ah. Tapos kung may mamantika dito, mas ano, tawag dun, ganun mo siya. Para mas lalambot siya. Pero kapag ginanto mo siya, lalaki, di ba? Ayusin mo ng tawag dun, kapal niya, para mas ano, tender ang pagkakain natin. Yan. Chapi-chapin namon siya para lalambot ng katning niya. Alam mo, madali lang yung gawa ng tungkatsu. Ito, baboy, iklog, arena, breadcrumbs, iklog pa sinabi ko. Ayan, yun na, tapos na. Pwede na tayo magluluto. Tapos, lagay natin ng lasa niya. Ito, salt and paminta, nakahalo na siya. Subukan mo kaya manong lagay ng magic salap para mas masarap siguro. Eh kasi naman nakalagay ng magic salap, di ba? Pero sa mga yung sapo sa Pilipinas, nilalagay ko yung magic salap. Pero wag daw dadami ha, parang daw yung bechi masama daw sa katawan. O naman, syempre naman. Kunti ba naman nilalagay ko. Ayan, tapos na. Ang baboy, handa natin ang baboy. O, balik natin yung camera. Para makikita mo yung tuna na baboy ako. Tumaba kasi ako eh, nag-check up ng tao dun sa opisina. Kailangan pa palidius, di ba? Pero ano, niluluto, tataba. Pero it's okay, para makikita ng mga viewers natin ng paano how to gawa ng tongkatsu, di ba? Ayan, tapos na! Ako nila, yan o, bababat ko muna ang tawag dun. Iniwan ko muna siya ng tawag dun. Nag-asin siya pa paminta para yung lasa niya papasok sa loob. O habang naghihintay natin, gawa tayo ng miso soup. Pero yung miso soup naman, madali naman eh. Mamaya na lang tayo magagawa ng antawag doon, miso soup, habang nag-aantay. Diba? Okay ba yung talatag yung position ko? Ito nakikita nyo? Okay. So parang magluluto na luto na dire-diretso niya. So, handa natin ng arena. Arena. Ito yung arena. Alam nyo, kapag ginamit mo yung arena, so kailangan lagay mo daw sa rep. Huwag ilalagay sa mga gantong crowds ang tawag doon. Kasi sumisigaw daw yung kuto. Kuto ba tawag yun? Search ko sa yung Google, sandali lang. Masa alam ko kuto yun? Ano? Tik! So, sa Pilipinas, is Tagalog, tik din daw. Ay, hindi ba siya kuto? Ay, nagiging dugaw naman si Sora. Halika dito. Hello! 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 Tapos sumahalin na naman. Ay, no, Diyos ko dahi. Tapos yung arena, ilagay natin sa dito sa baboy. Ganito. Tapos ba, no? Para pamaypay. Ah, pakpakpaki. Para hindi dadami yung lahat. Kahit wala naman na arena, pwede naman, pero kapag may arena daw, yung sabaw ng baboy na malabas ng mga mantika, hindi daw maglalabas sa labas daw, yung umami niya. Ano ba tawag na umami? Yung talagang masarap ng tawa, ano, lumalabas sa mga ganito.
Ayan, tapos na. Tapos, bababad natin ng itlog, tapos sa breadcrumbs. Di ba madali lang? Oh, pinadali. Hindi naman pinadali. Talaga madali naman siyang gumawa. Tapos, ipapakita natin kesa sa mukha yung pagluluto natin. Yan. Ay, excuse me, nagdumgahay ako. Engkit diba? Ponderay yun. Sa Mr. Donuts to eh. Dating-dati pa yan. Siguro dalawang egg pa siya, no? Pulang-pulang yung ilog. Sa Pilipinas, minsan talagang manipis ng dilaw dito. Okay. Tapos, habang nag-ano, papainit natin na mantika. Pwede naman gawin, ano ba yan? Pwede naman gamitin ng IH cooking heater, ano, introduction man tawag doon. Pero ako naman, meron naman tawag ng thermos, ano, thermometer ba tawag dyan? Tapos, kalan, diba? Ang galing. Tapos na nag-aantay tayo, open natin ang breadcrumbs. Ayan, tapos na yun sa sinain ko. Diba? Ito, marambot to. Ako gusto ko mas ito eh, kesa sa tawag din yung matigas, yung crispy. Yung hilaw ng breadcrumbs ang tawag dyan. Gusto ko. Ayan. Ayun, kanina yung chap-chapin natin na tungkatsu, ibabad sa itlog. Diba? Ibabad sa itlog, tapos sa breadcrumbs. Dami-hami yung breadcrumbs para mas masarap. Ayan. Diba? Yan muna natin yung ilagay. Para haba na gano'n, ininit na mantika. Tapos yung breadcrumbs, additional na natin ng ganito. Para yung susunod na tawag dun, yung ito, para may bago ng breadcrumbs ang didikit sa kanya. Ayan na yung mantika natin, nasa 100 degrees na daw. Ayan. Dapat may malaking pan, no? Para pwede nang igulong-gulong siya. May maliit ng kusina ko. Okay naman. Alam mo, sa Pilipinas to. Ano ba yan? Nasa Japan na ka na. Sabi mo, sinasabi ng Pilipinas. Sa Japan, na yun na July, ano ba na yun? 17. Ayun pala, happy birthday si Maryang Shirley, yung kasama natin sa Philippine vlog sa Pilipinas. Ayan, birthday siya na yun. Happy birthday, birthday. Sabi niya, ano daw legaro ko sa kanya daw. Sinabi ko, anong gusto mo? Wala pa sagot. Ayan, tapos na, naghahanda na, o tingnan mo nakaluto na, di ba? Madali lang! Tapos ilalagay natin sa... Papa... Ilalagay natin sa fry.
Sandali lang, ayusin ko muna natin na yung mga kusina, ayoko na madumi. Eh na nakalinis na siya, so papa-fry natin na itong katsu. Maganda daw, mga 160 to 180. Pero nag-over na yata. Mukhang hindi kasi ng dalawa, so tig-isa-isa muna tayo. Tapos habang nag-antay tayo, ayan, mag-ready na natin na ang tawag doon? Miso soup. So papakulong natin ng tubig dito. Tapos lagay natin ng dashi. Pwede naman nakalagay naman ng tawag dun sa miso naman yung dashi, pero ako ina-additional ko ng dashi. Ay, tapos yung pala tawag dun. Yung kanina sinabi ko yung seaweed, di ba? Pwede naman ilagay ng direct lang sa kanya, pero ako pinabalik mo muna sa tubig. Ayun, tubig lang yan ha. Tapos yung kaninang seaweed. Kung tiran pwede na, pero dadamihan ko kasi favorite ko din yung seaweed na wakame. Ayan, lahat ko na. Grabe yung dadami yan. Tinan mo, konti lang diba? Mamaya, dadami yan. Ano natin yung tongkatsu natin? Okay, yan. Tinan mo. Ang bilis naman maluto. Tapos kapag kumulo na siya, ilagay natin na mga ingredients sa miso soup. Kunyari, ako nilalagay ko na wakame, yung seaweed, toge, green onion, pwede na malagay din na patatas, masarap din siya. Subukan nyo. Kung gusto nyo, papakita ko din susunod na tonjiru, yung miso soup na may karneng baboy. Masarap din nun. Ano din mo? Matapos naman naman o, pabilis lang di ba siya maluto. Tapos yun, this tonkatsu is kentasan ng tawag doon, original sauce. Meron naman sa nag-iibang branches, pero ako gusto kasi hindi ako tonkatsu. Ginagawa ko siya ng radish, yung rabanos and the ponzu. Sarap siya. Baka masunog na siya. Ayan, ano? Ano nakikita nyo dyan? Oh, mukha masarap, di ba? Ganito. Saan na ba yun? Oh, tara, susunod natin. Quickly ang magluluto, syempre. Ayun na, dumadami na yung wakame, o, tinan mo. Nagsip-sip siya ng tubig. Ulit-ulit natin habang nag-antay na tayo na kukulo ng tope. Ayan, anong tawag? Nung tawagan muna natin si tita para surprise. Sasagot kaya siya?
saglit. Okay, sige. Babalik ba siya? Bumili lang, bumilis din daan. Sige, ba ano? Sabi mo, tawagan mo ako. Ayan, nasa labas daw siya, mamaya na lang siya ito mababalik. Ayan na siya, kumulo na yung tawag doon. Ate, miso soup natin. So, takay natin ang wakano. Nakamali yata ako ng tawag doon sa ako. Kurami ng dami nito. So, ayan, nilagay ko ng lahat ng wakame. Tapos, antay natin siya na kukulo. Ayan na, yung susunod natin yung tonkatsu, nakaluto na. Ay, medyo sunog. Sunog, diba? Ay, sakto lang. Diba? Ayan. Pangalawa, o. Pangatlo natin. Baka mamay sasabihin, takaw mo, ha? Tatlong kakainin mo. Hindi. Binadali ko sa, kinabukasan mga ganito. Dinadala ko sa mga trabaho ko ng ubento, yung baon para hindi na ako magkakakanda dito. Yung breadcrumbs, pwede naman namin na anong tawag dun, ibang luto, pero ako wala na akong luto, pinatapa. Sayang, halal. Tapos, ilagay din natin ng toge. Sa Japan ng toge, hindi na kailangan ng hugasin. Ayan, diretso. Halila na, may bad noise. Achi! Ayan, ano sila na naman to? Kaya na yun. No, hulaan yung number, pagtawag doon. Achi! Sino na naman to? May chismosa. Oh, give me number sa comment. Marapit na, matatapos natin ang luto. Yung toko at saka yung green onion is sa huli na siya lalagay. Pag lumambot na siya sa toge, ilalagay ko na siya ng miso para patansyahan natin ang lasa. Tapos habang naghihintay natin siya, gawa tayo ng sauce. Ayan, original sauce natin. Mamaya sinabi ko, kasi sumagot yung anak ng tita ko, si Kuya Kokoy, nasa labas daw siya. So sabi ko, call back later na lang. Siya na lang magtatawag sa kanya para makita natin sa vlog na happy birthday! Alam nyo, mga viewers, so sa July, this month is ang tuloy-tuloy na mga kapatid na nanay ko ng birthday month. So, first, si Ate Ethel. O, hindi pa kilala nyo si... Ay, hindi, nakita nyo sa vlog. Sa yung sa previous vlog natin sa Shishimai. Yung pasaway ng tita, yung niya, siya mag-uuna. Tapos kinabukasan si Mama Japan, yung nanay ko. Tapos di susunod na naman si Aling Sherry, di ba? Siya lang may aling, you know, para matanda ng loo. Di ba? So mamaya callback siya, papakita natin sa vlog natin para magha-hi kayo sa happy birthday. So July 22, pupunta natin sa Ida na, so this week na Saturday, pupunta ko ng hometown ko sa Ida. So makita natin ulit si Mama Japan. Sobrang naman dami yata ng wakame. Grabe. Hindi makikita yung tubig. Ano ba yan? Nag-iisip ako. Dobre na naman isip ko. Bibili ako ng baano camera na naman isa pa, no? Yung pocket 2. Kasi maganda din daw yun eh. Ay, may dumatamang tumawa. Sundan nyo dyan. Hello! Oh, ayan! Hi sa vlog, oh! Hello! Hi sa vlog, oh! Oh, ayan! Birthday girl siya. Ah, hindi! Birthday lola pala! Hindi pala girl. Matandaan na eh. Oh, hindi kasi kumukuha ako ng tawag doon, tongkat sa vlog eh. Ayan, favorite mo. Oo, favorite ko. Ayan. Oo, nagluluto ako. Kaya tawag sinabi ko. Isama natin sa vlog natin si Tita. Ayan. Diba? From sa Pilipinas. Kasama ko rin ako.
diba? Ang galit. Yan, pasensya na nagmahaba ng usap kitita kasi minsan lang kami nag-uusap. Ayan, nakaluto na yung tonkatsu, ayun o. Diba, mukhang masarap siya. Tapos hinindo ko muna, ano, pinatay ko muna yung tanong, tapos apoy ng miso soup. Umpisa natin na magluluto. Sorry! Ayan, lagay natin muna sa ng apoy. Iwan muna natin na tonkatsu, ah. Kasi, gawa muna tayo ng miso soup. Tapos, sino mo, ang daming tao siwi to. Nakamali ako. Pasensya na lang, tao lang. O, alam ko din yung ganyan ha. Pasensya, tao lang. Ito, gagawin ko yung miso is awase miso. Kasi tatlong klase miso sa Japan. Isa, aka miso. Ibig sabihin na red miso. Tapos susunod, white miso, shiro miso. Tapos ito naman, awase miso. So, ibig sabihin na awase is mixed miso. Ibig sabihin, red tsaka white nakahalo na siya ng miso. Mas masarap ito kesa sa red kasi matapan ng red. Pero yung sa red, sa Nagoya is ang red ang ginagamit nila ng miso. Tapos yung sa amin sa Nagano Prefecture, Nagano Ken is awase miso. Tapos sinasabi nila mga Shinshu miso. Tapos ibang lugar naman, ginagamit na shiro miso. Masarap din yung shiro. Kaya, lagay natin sa, anong tawag dito? Otama. Tapos, ganito lang, no? So, tapos, dapat hihinto lang yung tubig, eh. Kaya, ganito, tutunaw siya, diba? Zoom natin, gusto nyo. Para makikita nyo. Ayan, no? Ay, ganyan siya. Kunti-unti siya itunaw. Ihaba, ihahalo siya. Tunawin mo yung miso. Hindi pwede ganyan. Ay, ilalagay ng tubig para unti-unti tutunaw natin sa chopstick. Ayan, tinan mo. Matutunaw siya dito. Ayan, natunaw na siya. Ito na ilong ko. Tapos kapag natunaw na siya, tikman mo muna siya para tatapan o hindi. Kaya kunti lang nilalagay ko na siya ng tubig eh. Kung matatapan naman siya, ilalagay ko na siya ng tubig, tatansyal ko na lang. Pag-ilain namin ko muna. Dalila, kunti. Okay na. Ayan. Tapos pakukuluyin natin siya. Habang nakukuluyin, maghihiwa tayo ng tofu. Na-miss mo ba ako yung mukha ko? Char. Grabe, tumaba ako. Una, di ba nakita yung Instagram nyo? Yung nakapicture na ko ng paya. Kailangan ko natigilan ng alak, no? Parang papaya. Kasi baka mamaya magugulat na naman sa comment eh. Yung blood pressure ko 150 over 110. Tawa naman ako, tawa. Pero hindi maganda sa body at naiintindihan ko naman. Hindi naman ako kumakain na masyado pero minsan nag-stress ako. Pagtapos kasi alam mo yung night shift lang ako work ko, diba? So mga 3 o'clock matatapos na in the morning at sa evening, midnight. Midnight na tawag mo. So minsan kumakain ako tapos diligent to look ko. Yung masama, naiintindihan ko naman. Pero minsan nag-stress ako sa kunyari. O, diba? Hindi ko naman sasabihin na natura. Baka mamaya, ano tawag mo. Ayan, nakahiwa na natin ng tofu. Yung hindi tofu ah, tofu ah, yung mga malambot ah. Ilagay natin siya na. Ay, kung maghahanap kayo ng tofu,
Yung hindi ko na alam na yun na nagbebenta sila sa Metro Manila po kayo sa Makati City na tabi ng Makati Square may Japanese store ng Yamazaki. So dati nagbebenta sila ng tofu dito. Tapos kunin natin ng green onion na isa. Yung isa tabi natin. Tapos hihiwan natin ng green onion. Ayan, nakahiwan na yung green onion. Tapos lagay natin dito sa miso soup. Ayan, tapos na! Di ba madali lang? Kasi talaga yung long po. Allergy kaya. Ayan. Tapos, gawa tayo ng sauce. Kalakad ko siguro ng tawag. Dapanos. Ano ba naman ito sa anong napunap ko? Balat. Pwede naman sa kutsilyo matatanggap, pero para mas mabilis ang sapiret, pwede naman tawag sa Pilipinas dito. Dito, dahil sa ulan. Tapos, kapa, ilagay natin dito. Ah, ito pala. Mas maganda ang lechon. Ito mo siya. Ito natin ang sauce. Ayan, nakatawag doon. Ganito siya. Pero lalabas na yung tawag ng tubig. Tatapon natin siya kasi ito ang maanghan sa labanos. Ayan, ganito siya. Tapos ilalagay natin sa sauce ng ponzu. Ito yung ponzu. Japanese suka, parang ano, may rasa ng suka. Ito yung original sauce ang favorite ko na sa mga karne. Ayan, tapos na. And then yung miso soup, tapos na. Kaya ilagay natin sa mga plato. Kain na tayo. Itom na ako. Ayan, nakaluto na yung ating pagkain natin. Tingnan mo. Yung tonkatsu. Oh, di ba? Ipapakita ko yung tao doon paano naka yung sa loob ba. Ayan no. Ang tingin nyo, di ba? Tapos yung miso soup. Dami nang nilagay ko na sahog. Sarap din siya. Itadakimasu. Oh, kain natin. Sarap. Ikat na yun talaga. Tapos ginawa natin na original sauce ng labanos tsaka yung ponzu. Ang sarap siya. Subukan nyo kung pumunta ka sa Japan. Pwede naman kami sa Pilipinas din eh. Ayan lang ang to. Ilagay natin sa taas ng tonkatsu. Tapos dito naman ilagay natin ang konting sauce. Ayan. Itadakimasu. Tingnan nyo naman nung sabutang sarap. Ay, nahuli. Sorry. Itadakimasu. Ang sarap.
Oh my god. Ang sarap. Ang sarap. Grabe ang sarap. Tapos yung miso soup. Ito yung seaweed, oh. Diba? Maganda sa katawan to. Hindi na lang sa buko ko. Tapos yung tofu. Kailangan na niya kumain ng vegetable. Good, parang good health. Ang sarap. Madali naman siya gumawa, kaya yan, subukan nyo. Ito naman si Sora, oh. Gusto nung sumabay na kumain, pero bawal sa iyo, Melasa. So, end natin yung vlog nito. Kung nagustuhan niyo aking vlog, pakilike naman. Subscribe to channel ko, hit the notification bell para notify kayo may bago upload sa channel ko. Please follow me to social media account, Instagram, Facebook, and TikTok. Marami salamat sa panonood. I'll see you on my next vlog. Matane! Ay! Sorry! Hindi pa natin tapusin natin ang vlog. Sabihin ko na isa pa. Sorry! So, kailangan mo check mo muna din sa huli. So, nilalagay ko sinasabi ko ng mga kenta sa nalig comments. Papalitan ko na siya ng bagong hashtag. So, I can suggest. Parang ganito. Tinan mo. Parang I can and then yung kenta is I can. Diba? So, papalitan ko siya ng hashtag. So, may mga gusto niyo mag-hashtag sa akin. Hashtag din yung username ko. And then, I can suggest ang i-hashtag niyo. Para maraman natin lahat ng mga viewers natin, di ba? So, matane! Thank you!